Isa sa ating prioridad, kalusugang pangkalahatan. Kalusugang pangkalahatan. Ikinararangal natin na nabigyan ng lokal na pamahalaan ng Pasig ng COVID Response Service Award para sa treatment ng Department of Health. Nagsama-sama ang mga opisina at unit ng ating LGU para gawin yung estratehiya na PDITR, Prevent, Detect, Isolate, Treat at Recover laban sa COVID-19. Ang City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU, binigyan natin sila ng karagdagang staff o personnel, mga kagamitan na kailangan nila, at ngayon ginagamit na rin natin ang ating QR code-based na digital contact tracing solution. Lahat po tayo ginagamit na natin ang Pasig Pass kung saan na paiigting ang contact tracing sa ating lungsod. Para naman po sa testing, nagtayo tayo ng Pasig City Molecular Laboratory. Na-certify po ito ng DOH noong September 2020 at na napabilis yung pagkuha natin o paglabas ng mga resulta ng mga PCR test. Nung una, umaabot ng 1-2 linggo dahil sa ating laboratorio, 1-2 araw nakukuha na natin kagad ang mga results ng PCR testing at meron din tayong ICLIA testing. Bago pa man mag-ECQ noong 2020, meron pong lumapit sa akin na 3 nurse mula sa DRRMO. Meron po silang panukala noon para sa isang community quarantine facility sa Rizal High School, sina Nurse RA. Noong panahon na yun, naaminin ko, hindi ko pa masyadong makuha. Ba't ba kailangan ng ganyan? Ganto ba talaga kalaki ang mangyayari? Ganun ba talaga kagrabe ang mangyayari sa COVID? At napatunayan naman na tama sila. Alam niyo po, ang RHS ay naging kauna-unahang LGU-operated quarantine facility sa buong Pilipinas na na-accredit ng DOH. Pagdating sa treatment, ang Pasig City Children's Hospital ay iniconvert natin at naging Pasig City COVID-19 Referral Center po siya. Nung una, isa po itong kontrobersyal na desisyon, pero napatunayan naman po na tama sa huli. Sa ngayon, nasa 2,642 na Pasigueño na, mga positive cases, suspected cases, probable cases, ang na-treat natin sa COVID Referral Center. At dun po sa COVID Referral Center natin, sinasagot natin ng lahat ng gastos ng mga pasyente. Meron po tayong isang pasyente na umabot sa 1.6 million pesos ang kanyang bill. Lumabas po siya ng ospital na walang binabayaran kahit isang sentimo. Pero hindi po tayo nagtatapos doon. Unang hakbang pa lang po ito sa pagpapatupad natin ng no balance billing sa ating 2 city-run hospital. Sa hinaharap, no balance billing na po ang magiging normal sa ating 2 ospital na PCGH at PCCH. Nitong pinakahuling surge kung saan umabot sa mahigit 3,000 active cases sa ating lungsod, ginawa natin ang paraan para tumaas palalo ang kapasidad ng ating mga pasilidad. Nagkaroon po tayo sa Rizal High School din, isang bahagi ng RHS ng triaging and emergency room na extension para po doon sa mga hindi natin maipasok kaagad sa mga ospital. Ang susunod naman po ay maaaring hindi masyadong masaya na balita, pero kinailangan natin cremation. Pumasok tayo sa isang kasunduan kasama ang Evergreen at binuksan din natin ang Pasig City Crematorium para makasigurong tama ang handling ng mga katawan ang namatay ng dahil sa COVID at para rin hindi na makadagdag sa gastusin ng mga naiwang pamilya. Ngayon, ang madalas pong pinag-uusapan natin ay yung tinatawag na light at the end of the tunnel. Light at the end of the tunnel sa pandemyang ito, ang vaccination program. Ang lungsod ng Pasig ay ang unang LGU sa Pilipinas na nagkaroon ng approved microplan para sa vaccination sa tulong at gabay ng World Health Organization at ng Department of Health. Hindi po biro ang programang ito. Sabi nga nila,
Ito po yung pinakamalaking programa sa kasaysayan ng ating pamahalaan, national man o lokal. Yung command center pa lang po natin, 500 personnel na yun. Para sa logistics, data management, mayroon tayong call center sa mega parking. Ang bawat site naman ay may 80 personnel. Kalahati rito ay mga health professionals, yung iba naman mga peace and order officials at iba pa. Sa ngayon, meron tayong 12 vaccination sites, 80 personnel, nasa 960 personnel. Ano pa lang yun sa vaccination sites? 1,460 ang ating staff na kasalukuyan ay nasa vaccination site. Pag may dumating pang extra na bakuna, pinagdadasal natin na darating na o malapit nang dumating ang order natin na 400,000 doses ng AstraZeneca. Pag dumating po yun, o kaya nabigyan tayo ng karagdagang supply mula sa DOH o sa national, ay magbubukas pa tayo ng ilang vaccination site pa. Sa ngayon, masasabi nating hindi pa talaga natin nagiging problema yung tinatawag na vaccine hesitancy. Dahil mas marami pa rin ang nasa master list natin kumpara sa available na bakuna. Naging susi rin rito ang paggamit natin ng IT solution na Pasig Health Monitor kasama ang nabanggit ng Pasig Pass. Nagsimula ang Pasig Pass bilang QR code lang para sa contact tracing. Ngayon, nakalink na rin po siya sa DOH EDRS kung saan nakikita yung testing results ng PCR. At ginagamit na rin natin siya sa vaccination at andun na rin po integrated ang vaccination records natin. Handa na rin ang system para sa integration nito sa National Contact Tracing App ng DILG. Sa gitna ng pandemya, pinilit rin nating magbigay ng serbisyong pangkalusugan na non-COVID sa ating mga residente. Natural lang na bumaba ang bilang ng mga pasyente natin sa ospital. Maraming natatakot pumunta sa ospital. Sama na tayo doon. Eh, siniguro natin na laging may doktor at staff ang mga health center at sapat ang gamot dito. Muli na rin nating binalikan ng mga proyekto para sa implementasyon ng universal healthcare. Bukod sa nabanggit ko kaninang no balance billing na inagsisikapan natin, nasimulan na natin ang pagpapakilala ng IT system na may interconnectivity sa 12 health center sa Pasig. At bago magtapos ang taon, lahat ng 44 health centers natin ay magiging integrated na. Next year, hopefully, pati ang mga ospital natin ay may integrate na rin natin sa IT system na ito. Mas magiging mabilis, i-entertain ka kahit anong health center ka pumunta, at mas magiging accurate ang records po natin.